Magandang hapon mga ka-FLM. Welcome back po sa aking channel. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at paki-click na rin po yung bell button para sa update sa mga bago po pang vlog. Ngayon, meron tayong update. Sulat mula kay Idol Francis Leo Marcos. So panoorin nyo ito at kayo na ang humusga. Mag-iwan lang ng comments sa baba. Yama, basahin mo ang sulat ko sa aking YouTube. Nais ko muna kumustahin lahat ng aking taga-suporta ng isang mapagpalang araw. Kung ako naman ang inyong tatanungin, nasa mabuti akong kalagayan dito sa BJMP. Naka-quarantine nga lang, but I really do feel safe and secure under their custody. Kasi kahapon habang nasa quarantine facility ako, ay narinig ko na nakikipagtalo si Warden sa isang NBI. What? NBI nakikipagtalo ang Warden? Bakit? Na pumunta dito at pilit na isinuserve ang isang warrant of arrest na ang pangalan ay Norman Mangustin. Ho, talaga ba boss? Norman Mangustin? Kaya ka pa naging Mangustin, boss? As in, Mangustin. Kasalukuyang dumating ang isang abogado ko na nirefuse din ang warrant sapagkat Mangustin ang nakalagay. Pilit nakipagmatigasan ang NBI, pero sa bandang huli ay napahiya siya kay Warden. NBI to Warden, napahiya yung NBI. My God, boss, ang tindi nun, Brad. Sabi daw ng NBI, sir, hindi ho namin isiserve. Papareceive lang namin for confirmation lang. Sabi naman daw ng Warden, sir, hindi ito confirmation warrant. Warrant of arrest yan. Tsaka hindi lang typo error yan, sir. Sobra ng isang letra yan. At hindi yan ang tao na yan. Ayusin nyo muna sabay pakita ng commitment order ko. Norman Mangusin versus Norman A. Mangustin. Umalis si NBI, walang nagawa. Hello, NBI? Magsaserve ka ng Norman Mangustin? Ano kaya pangalan ng ano na yun? Sa pagkakataon na iyon, naramdaman ko sa sarili ko na safe nga ako dito. Grabe naman sila. Ano pa ba ang kaya nilang gawin sa akin sa kabila ng hinagpis at pasakit na inaabot ko? Hinahanap ko pa rin sa aking puso ang pagpapatawad. Ngunit, sa kabilang bahagi nito, ako ay nagtatanong na kung kaya nilang gawin ang ganito sa akin, sa katulad kong may kakayahang lumaban, ano pa kaya ang magagawa nila sa taong walang kalaban-laban? All men are born naked and equal without bonds. God did not give him intelligence to have him hoodwink, or vesto him with wisdom to have him deceived by others. Uulitin ko po, ang aking tanging layunin ay makatulong sa ating mga kapuspalad na mamamayan na biktima ng COVID-19. Hindi ko po ninais na makasakit ng tao sapagkat kahit nakakulong ako, ang laman ng isip at puso ko ay kayo pa rin. Mga mahihirap na Pilipino, sa mga gumawa sa akin ito, pinapatawad ko na kayo. At sa mga nasaktan ko, sana ay patawarin niyo ako. Alam ninyo na ang tanging adhikain ko lamang ay matulungan kayo. Nga pala, gaya ng sinabi ko, hindi hadlang ang kulungan para itigil natin ang pagtulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Tuloy-tuloy po ang pagtulong natin.
sa ating mga kapuspalad na kababayan. Kamusta na ang pandakan? Natulungan na ba sila? Balitaan nyo naman ako. Uulitin ko. Sa mga nagsasabi na baka tumakbo daw ako. Uulitin ko. Sa mga nagsasabi na baka tumakbo daw akong senador. Kaya ko ito ginagawa. Uulitin ko. Ulit. Wala po akong balak or planong lumaban na senador. Dahil ayaw ko pong maging politikong trapo. Baka matuto lang akong magnakaw pag naging senador ako. Vice President yan, pwede ako dyan. Joke! Ha 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 ha! Or di kaya presidente. Joke ulit! Ha ha ha! Giyang na sila. Ha ha ha! I am safe. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa akin. Kung may awa po ang Diyos or sa awa ng dakilang lumikha, paglaya ko, pasasalamatan ko po kayo ng personal. Maraming salamat po. Agbyag, Francis Leo Marcos. June 17, 2020. Ayan yung perma ni Boss. Brrrrink. Okay, hindi natin pwedeng pa pakita ng matagal yan kasi mahirap na, alam nyo na. So yan, yan po yung liham ni Boss. Tatlong page po yan. Tatlong pahina po yan. Okay lang po yan. Agbyag ti Ilocano. Buahaha sa kanila. FLM, we love you. Annalyn Arado. Dora Bolias, long live. Yes, long live. At sa lahat po ng mga kapatid ni Boss sa Acro, kaila Doc Joseph, yan, yung mga kapatid niya po, yung mga lagi kong nakikitang kasama niya. Ayan, magandang araw at magandang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga kaibigan ni Boss, sa lahat po ng nagmamahal kay Boss, maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsuporta at pagmamahal kay Boss. Oh, napanood nyo na, diba? So, ano ang opinion nyo sa mga sulat ni Sir FLM? Nagbiro pa nga siya na kung sakaling tatakbo siya, susuportahan nyo ba? So, kung ano ang mga opinion nyo, mag-comments lang po. At sasagutin natin yan sa susunod natin na video. Salamat po.